Bebe lang. For today's vlog is Tara, samahan niyo naman kami magpaanak sa bebe namin. Gusto ko lang i-share at ipakita nga sa inyo kung paano ba namin pinapaanak tong mga baby sheets namin. July 26 na nga ng gabi mga bebe loves at napapansin namin na medyo balisa na nga itong si Traya. Kaya naman sinabi ko sa bebe loves ko na anytime ay pwede na nga mga anak itong si Traya. July 27 nga ng madaling araw mga bebe loves 2 AM ay napansin ng bebe loves ko na parang umiiyak nga itong si Traya at kumakatok dito sa may pintuan sa kwarto namin. Oh diva, kumakatok. Kaya naman nga pinapasok na lang namin siya dito sa kwarto para nga mas mabantayan namin kung sakali nga na mga nganak na talaga siya. Sobra na rin kasi yung hingal ni Traian noong mga oras na ito mga bebe loves, kaya alam ko na nag-labor na nga siya. Magdadalawang oras na ngayon paghihintay ko dito mga bebe loves at pagbabantay ko sa kanya pero hindi pa rin siya nanganganak. 2 AM to 3 AM pa naman itong mga oras na ito mga bebe loves, kaya naman kasarapan dapat ito ng tulog ko, kaloka. Lagi ko nga rin chinecheck yung pempem niya dito mga bebe loves kung meron na nga lumalabas sa kanya. Kasi kapag may mga lumalabas na mga puti-puti or kung anumang kulay dyan ay talagang malapit na siya manganak. Pero dahil parang wala pa namang lumalabas mga bebe loves ay kumukuha-kuha nga ako dito ng konting tulog. Ang pagkakalam ko kasi nung unang na-stud nga itong si Traya mga bebe loves ay May 27, tapos yung second stud niya ay June 1. Kaya naman expected date ko talaga na manganak si Traya mga bebe loves ay July 27. Dalawang buwan kasi yung pagbubuntis ng mga aso mga bebe loves, kaya naman malalaman mo at alam mo talaga kung kailan nga sila manganak. Dito naman ay inayos ko muna mga bebe loves yung mga kakailanganin nga ni Taray para sa panganganak niya. Siyempre kailangan natin ng gunting. Tapos eto yung pansup-sup ng mga sipon-sipon. Ano bang pangalan, Norn? Tapos eto naman ay yung pang-ipit nga ng mga pusod ng mga anak niya. Tapos siyempre etong tissue. Yan lang naman yung mga kakailanganin mga bebe loves. Tapos etong sinulid na naghihirap na. Ayan, nanginat-ngat na rin ng mga aso ko yan mga bebe loves. At habang binabantayan ko nga yung panganganak ni Taray mga bebe loves, ay chinek ko naman tong super cute namin na bebe. Anak naman to ni Alu. 2 weeks old pa nga lang to mga bebe loves at napakatipid nga magbigay ng apo si Alu. Isa nga lang yung binigay ng apo sa amin, tapos lalaki, kaloka. Dito naman ay sinusubukan ko munang matulog ng mga bebe loves habang hindi pa nga nanganganak si Traya. Pero syempre binabantayan ko pa rin siya kahit na umiidlip-idlip ako. Medyo naaawa na nga rin ako kay Traya nito mga bebe loves kasi ilang oras na siyang nagle-labor. Ramdam ko kasi yung sakit na nararamdaman niya mga bebe loves kahit hindi ko pa nga nararanasang manganak. Umaga na nga nito mga bebe loves at alas 9 na ng umaga. Pero si Traya, grabe, nakakaawa kasi hanggang ngayon na hindi pa nanganganak. Napansin ko pa nga dito na parang nahihiya nga maglambing si Traya sa akin, kaya naman pag dumadating yung dada niya ay talagang sa kanya siya pumupunta. Kumbaga pag sa totoong bata ay itong si Traya mga bebe loves ay talaga namang daddy's girl siya. Napaka-timing pa ka mo mga bebe loves kasi itong araw na to na panganganak ni Traya mga bebe loves ay sobrang lakas ng ulan, tapos yung dada niya ay wala sa bahay. May tinatrabaho din kasi ngayong araw yung dada niya mga bebe loves, kaya naman medyo kabado ako kasi hindi ko alam ang gagawin ko pag nanganak na nga si Traya, kaloka. Nung oras na nga to mga bebe loves ay meron na nga lumalabas dito sa pempem ni Traya. Kaya naman pinatawag ko na nga kaagad yung dada niya kasi hindi ko talaga kakayanin mga bebe loves na ako lang yung magpapaanak kay Traya. Ang pagkakaalam ko nga mga bebe loves ay paano bigan nga tong unang lumalabas kay Traya, pero napakatagal talaga bago niya maire. First time kasi mga anak ni Traya nito mga bebe loves, kaya naman talagang medyo problemado ako kasi hindi siya marunong umire. Kaya naman sa sobrang awa ko nga sa kanya mga bebe loves, kung pwede lang talaga na ako na yung umire para sa kanya, ako na lang talaga yung iire, kaloka. Charot. Ilang minutes na nga tong panubigan niya dito sa pempem niya mga bebe loves and hindi pa rin talaga niya na ilalabas, kaya naman medyo naaawa ko kay Traya and finally nandito na ang dada niya. Malakas nga yung loob ko mga bebe loves lalo na kapag nandyan yung bebe ko, lalo na kapag magpapaanak na nga kami ng mga shih tzu namin. Pero wag ka, lagi natatarantay ang bebe ko na yan kapag nagpapaanak, kaloka. Sa wakas nga mga bebe loves ay nailabas na ni Traya yung pinakaunang anak niya. Sabi ko naman sa inyo, talagang dada's girl yan. Hinihintay talaga ang dada niya bago manganak, kaloka. Dito nga sa ginagawa namin mga bebe loves ay kailangan na hawakan ng bebe ko si Traya para maipitan ko nga yung pusod ng anak ni Traya at magunting ko na at maihiwalay nga sa kanya. Super cute nga nitong unang anak ni Traya mga bebe loves dahil black siya katulad niya, tapos babae. Super happy nga ako dito mga bebe loves kasi kahit papaano ay may nailabas na nga si Traya na baby niya. Wala din kasi kaming idea mga bebe loves kung ilan nga yung magiging anak ni Traya ngayon mga bebe loves kasi hindi naman namin siya napa-ultrasound. At super liit din nga tong baby ni Traya mga bebe loves, hindi katulad nung anak ni Alan na talagang napakalaki niya. Natutuwa nga rin kami dito kay Traya mga bebe loves kasi parang napakabuti at napakagaling niya maging nanay. Paglabas at paglabas na kasi ng anak niya mga bebe loves ay hindi na siya tumigil sa kakadila sa anak niya. Hindi talaga siya katulad ni Alan mga bebe loves na paglabas ng anak niya ay pinabayaan niya. Paloka! Pasaway ka talaga, ah. Alu! Buti na lang talaga mga bebe loves dahil healthy nga na lumabas tong anak ni Traya.
Nung buntis pa lang kasi si Traya ay pinagdarasal na talaga namin na sana nga ay safe at saka talagang healthy yung mga baby niya. Kaya nabawas-bawasan naman konti yung kaba namin mga bebelas kasi paglabas nga ng anak ni Traya ay talaga namang healthy. Dito nga ay pinupunasan ko na tong pinakaunang anak ni Traya mga bebelas at tinatanggal ko nga yung mga sipon-sipon. Pero tignan mo naman si Traya, sabik na sabik sa anak niya, gustong-gusto na talaga niya dilaan. Pagkatapos ko lang punasan tong anak ni Traya mga bebelas ay kailangan nga namin ibigay sa kanya para madila-dilaan nga niya tong anak niya at para malinis niya bago namin iaayos. Dito ay hindi namin alam mga bebelas kung ilan pa nga yung mga nasa tiyan ni Traya. Kaya naman kinakapakapanan ng bebe ko. Dahil dito mga bebelas ay umiiri-iri pa nga siya. And eto na nga, lumabas na nga talaga yung pangalawa. And it's a boy. Super cute nga din at napaka-healthy din ng bebe niyang pangalawa mga bebelas. Black nga na may pagka-brown yung pangalawang lumabas na anak ni Traya mga bebelas. Hindi na rin naman kami nagulat o magtataka mga bebelas kung bakit panay black nga yung mga lumalabas na anak ni Traya. Kasi black siya, tapos yung tatay niya ay black din. Si Enzo nga ang tatay ng mga baby sheets namin mga bebelas. At siya lang naman ang nag-iisa naming anak na lalaki. Charot. Dito naman ay tinatalian na nga namin yung pusod nila ng sinulid mga bebelas para matanggal na nga namin itong pinang-ipit namin dahil medyo mabigat nga ito para sa mga baby shih tzu. May idea ba kayo kung ilan ba magiging anak ni Traya mga bebelas? O ishare mo na itong video at i-comment kung ilan ba yung magiging anak ni Traya. Mamimili nga ako na makakahula ng tamang sagot mga bebelas at papadalan natin ng pang-ulam sa GCash.